the special prayers for Father Alejandro Enriquez, Father Joel, Father Ronnie, Brother Bon, ng San Isidro Labrador Parish, Muzon, San Jose del Monte. At gayon din, special intention ni Christina ng Mabalacat. Si Atty. Concepcion, special prayer po pala na nire-request po sa atin para doon sa mga abogado na nag-present o pipresent pa yata ng kanilang mga oral arguments sa Supreme Court against the RH law. Si Atty. Girly Noche at si Senator Kitatad at gayon din si Atty. Chito Liban. Sana alalayan sila ng Panginoon. At gayon din, special prayers para sa kagalingan ni Father Abraham Pantig. At, well, other prayers dito para kay Angelito Bertusado. Gayon din, itong may nag-text po sa atin, ang sabi niya, nakikinig po akong palagi ng Men of Light. Pakisama po sa prayers. Kaming dalawa lang po ni Tatay Ricardo Ilagan, 86 years old po, 3 taon ng bulag. Kami lang pong dalawang magkasama sa bahay. Ako po si Daniel, 12 years old po, na disabled at bedridden. Dito po sa Santa Maria, Laguna. At ang pinagdadasal po niya ay sana magkaroon na sila ng tubig at hose sa bahay. At pakisama po natin ang kagalingan ni special prayer para sa kagalingan ni John Michael Castaneda na nasa ICU. At para din sa eternal repose ni Lydia Sablon. At also for Efrain Balatbat at Justin De Rivera at Estrelita Dizon. Well, may greetings po tayo dito para sa birthday celebrators ng month of July, Patricia Joy Quiazon at Joy Espino para sa July 23 at Jomar Glenn Quiazon, July 27. Gayon din July 21 si Laceline Gonzalez at gayon din po ipanalangin po natin si Ate Feli Salita na yumaon na at ang kanya pong araw ng kamatayan ay July 17. At happy celebration po ng National Disability Prevention and Rehabilitation Sunday sa July 21. At ngayon po'y magtatapos na tayo sa isang panalangin na pamumunuan ni Father Chin Puentes. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal Espiritu Santo, Amen. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagbibisita ninyo sa bawat isa sa amin sa aming pang-araw-araw na buhay. At sa araw na ito, kami po ay humihingi ng tulong sa inyo na sana katulad ni Maria, tulungan niyo po kaming makita, maramdaman ang inyong presensya sa mga taong ibinibigay niyo sa bawat isa sa amin. Sana po makita namin at maramdaman na ang kanilang pagbisita ay isang paanyaya na galing sa inyo para lalo kaming mapalapit sa inyong pagmamahal. At pangalawa po, kapag kami ay nakakagawa ng kabutihan, nakakatulong sa mga nag-aaral, nakakatulong sa mga may sakit, nakakatulong sa mga nalulungkot, sana po huwag namin ipagyabang. Kung hindi maging paalala sa amin na kaya lang namin nagagawa to, ay dahil din sa inyong biyaya. At panghuli po, katulad ni Maria, tulungan niyo rin po kaming makita ang pinakamahalaga sa buhay, lalong-lalo na ang pagmamahal sa inyo bago ang lahat. Sabi nga po ni San Mateo sa kanyang komunidad, "Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you." Ang lahat po ng ito ay sinasamo namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng poong may kapal, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Thank you, Father Ching at Father Marius, para sa isa pang makabuluhang pagninilay dito po sa ating reflection on Luke chapter 10. Diyos po, tuloy po. Ang ating pong assignment ay ang magpatuloy sa Diyos sa ating buhay. Magpatuloy sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbubukas din natin, lalo na sa mga kapuspalad dito sa mundo.
At dito po nagtatapos ang episode na ito ng Men of Light, mga kaparokya. Ito po si Bishop Ambo David. Hanggang sa muli. Father Marius Roque. Father Ching po, magsimba po tayo.